Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y magala, tayo'y magsaya, bahay ng puon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Buktong na anak ng Diyos, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato, Ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu sa iyong kagandahang loob, sa iyong sambayanan, upang kami lalong sumulong bilang yung lunsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Pagkatapos nito, harapan pa, nila, pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito. Panginoong Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin, wagas ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maari bang manirahan sa lupa ang Diyos kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo? Ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo? Gayunman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin.
O Panginoong aking Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong igwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong buong bayang Israel tuwing kami mananalangin paharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupulit buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, ang mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal, pagpalain mo siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Yamang isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Kanila ang templo magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit ng Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa itong panghagupit. At ipinagtabuyan niyang palabas ang nagtitinda, pati na ang mga baka tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan,
ang malasakit ko sa iyong bahay ay tutupo sa akin. Dahil dito itinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang ipakikita ninyo upang mapatunayang may karapatang kang gawing ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, itatayo mo lamang sa 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong Biyernes, mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nasa Archdiocesis po tayo ng Maynila. Meron po tayong espesyal na kapistahan, ang pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Yung Katedral ng Maynila po nasa Intramuros. Ang ibig sabihin ng katedral, luklukan, katidra, simbahan ito na napakataas ang dignidad. Isang basilica minore. Kaya katedral, ibig sabihin yung luklukan ng arsobispo natin. Meron po tayong kanyang kinauupuan. Representante ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po'y kaisa. Nasa loob po tayo. Totoo, binubuhay natin, pinapasigla natin. Meron po tayong kitang-kita. Tuwing may pagdiriwang tayong madaling araw at kayo'y nakatayo dyan at malayo pa pinanggalingan, buhay na buhay. Ngunit hindi tayo hiwalay. Tayo po'y kaugnay ang otoridad. Tayo po'y konektado sapagkat ang inang simbahan, tayo mga anak, bagamat malaking simbahan tayo, marami tayo mga misa dito, tayo po'y napapailalim. Kinikilala natin, hindi tayo, mas marami kami, mas buhay kami, mas aktibo. Huwag po tayong magyabang. Magpakumbaba po tayo, mga kapatid. Yan po ang kaugnayan ng simbahang komunidad na mga taong, mga deboto na naglilingkod at sinisikap ipakita ang kanilang pagmamahal sa Senyor. Ang pagbubuo po ng komunidad, madali po magsirain ito, mas mahirap bumuo, tiyaga, pasyensya, pakikinig, katapatan. Katulad ng mahal na Birhing Maria, iugnay ko po, kapistahan din ngayon ng Birhen ng Loreto. Ang Birhen ng Loreto, para sa ating kaalaman, yung bahay ni Maria, doon sa bahay ni Maria, doon nagpakita ang Arkanghel Gabriel at sinabi ang mabuting balita na siya magiging ina ng mananakop, yung anunsasyon. At sinabi niya, magganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Ito po, huwag tayong magyabang. Huwag tayong lumaki ang ulo. Magpakumbaba tayo.
Kung tayo'y pinagpapala, responsibilidad yun upang ibahagi sa iba. Huwag natin tularan si Eva. Si Eva, tinukso ng demonyo. Hindi ba simple lamang ang layunin natin sa buhay, makaisa ang Diyos? Ano yung tukso ng demonyo? Ah, magiging Diyos ka. Ang layunin sa buhay ay tinatalo ng mga inaakala natin mas malalaking bagay. Ulitin ko po. Ang layunin natin sa buhay ay tinatalo ng inaakala natin mas malalaking bagay. Ano yun? Binigay na nga kina Eva't Adan ng paraiso. Ano pumasok sa ulo nila? Magiging Diyos. Oo. Alam mo ba ibig sabihin nun kung magiging Diyos ka? Ah! Lahat ng ari-ari, akin. Kung ano gusto ko, akin yan. Natukso. Nahulog. Yan tukso niyan. Ako, ikaw, lahat tayo nagkasala. Yan ang pagkabagsak natin. Nagpaloko tayo sa demonyo. Nakalimutan natin ang layunin sa buhay na kaisa ng Diyos. Hiniwalay natin eh. Ano si Maria? Pag-ibig. Manatili sa pag-ibig. Minamahal ni Maria ang Diyos araw-araw. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Minamahal kita minu-minuto. Kung ikaw ay nakatanggap ng mga pagmamahal, di ba kikiligin ka? Yun ang tunay ng pagmamahal. Manatili tayo doon. Ano si Eva? Inulit ko na pa ito. Si Eva, ayaw. Ayoko. Ah! Si Maria? Oo. Opo. Oh, Diyos. Tularan natin, ha? Pagtatalaga ng kaugnayan natin sa Manila Cathedral, ating simbahan, ang ating oo, tularan natin ang oo, opo, o Diyos ni Maria. At sa atin, hindi napilitan. Sige na nga. Nana, no choice. Utos eh. Hindi po. Kailangan hindi makata kasi ko. Hindi kaunti. Hindi karampot. Hindi katiting. Kung hindi buo, bukas, bukal. Yan lang po para pabaon. Sa tulong ni Maria, Birhen ng Loreto, ni San Jose, nawa po sariwain natin ang ating katapatan sa inang simbahan, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ating pagdiriwang sa pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ating sabihin, Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nanarapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat na nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magdamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Id upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkalubo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inialay dito. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginan, itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maikapagkakapuri mo sa pagtataglay sa iyong sariling kariktan. Itinalaga mo ang iyong kabanalan sa gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi ng makapagluwal na mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Ninarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Loreto, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay sa inyo. Ito ngayon mga aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala.
at pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ni loob mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo dito sa lupang ibabaw. Ipagkalo mong sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, lingapin mo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nang ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo lulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po niya ay makamit na kagalingan ang aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa sanod ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan niyong kana nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at asalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala ng mga pangalan sa binyang ni Kaon, ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.